Against the light ba to? Pistulang baki. Wait, yung mamay. Lightning. Yung light. Ay, lightning. Oh, ganun pala yun. Pero ito, okay na to. Yung kamay. Ay, dito, dong! Ay, to. We're in the middle of Japan, the wilderness. Go. I'm gonna catch one of the. Tanungin mo sila sino si Majimbo. Hello guys. Ah! Okay, pwede pikit ka muna. Okay. Okay. 1, 2. Hindi. Hindi ako mag. Ay kaganto na. Para tayong tanga dito, itay lang dalawa. 1 eternity later. Hello po, ako nga po pala si May May Entrata at welcome po sa YouTube channel ko. Okay, welcome po sa YouTube channel ko. Kasama ko si Dodo. Gaya ng pangako po namin sa inyo, 'di ba? Nag-send ako, ay nag-tweet po ako sa Twitter na mag-send po kayo ng mga random questions. Question. Ayaw ba? Sorry. Mga random questions. Tapos ngayon sasagutin namin ang mga katanungan. Kaso nga lang, mga pili lang. Kasi, halos sa mga tanong nyo, puro kasal. Hindi mo po kami kakasal. Diyos ko, Lord! Kasi bawal pa, bata pa kami eh, siyempre. Ayun na nga. Ngayon, i-introduce ko sa inyo ang aking unang guest. Siyempre, si Dodong, sino pa ba? Edward Barber! You guys! So excited to be here! Oh, DJ Edward! The mix! DJ! DJ, walang DJ. DJ Jaiho, DJ Robbie. Ano yung ba sa DJ tsaka DJ? Pero guys, it's not just a YouTube video today for us. Actually, kakain muna kami kasi this is gonna be like a date type thing. Uy! Anong date? Sabagot ka! Walang sabi din. Sabi ko lang, mag-YouTube tayo. Pero tayo lang mag... Uy! Wala tayong balo dito. Wala tao, oh! Sa mga pinaka-paborito namin, binili namin dito sa... Ano sabihin yung brand ko? I don't know, guys. We have a bunch of food from a convenience store na kung hindi nyo alam sa Japan, yung pagkain, kahit sa convenience store, sobrang sarap. As in. Mm-mm. Alam nyo po ba magkano lang to? Yakiniku with rice na po ito. Ito ay sa halagang 250 pesos. Mahal pa rin din sa Pilipinas. Pero kasi yakiniku na eh. Sobrang okay na. Pero ibang quality ang pagkain dito sa Japan. Mm. Sa akin, ano lang, parang, ano to? Ano tawag nito man? Ito naghahalagang, 100... 160. Oo, pero sa pesos. 130 pesos. Mga ganun. Tapos parang onigiri ba 'to? Parang onigiri. Parang basta parang rice. Tapos ito karage. Favorite as in pinaka-favorite ko, parang chicken. Sobrang sarap. Hindi pa kasi hindi bawal kanin. Bye. Dahil ako yung guest, ako magtatanong kay Maymay. Yung mga random questions niya. Hindi! Tayo! Ay, kasi may word yun eh. Aww. Ah, sige. Alright, first question. From Raquel Javillana. Random question, who are your mentors when it comes to relationship? Meaning love and family. Wisest advice that they have given you? Hello? Ako ba pumili niya? Siguro ako, pinaka the best na i-explain yung relationship sa church. Aww. Kasi doon mo mas maintindihan yung tunay na pag-ibig. Like, 1 Corinthians 13, 4-7. Tapos, doon mo malala... Kasi ngayon, akala nila yung toxic love ay totoo. Tinatawag nila toxic love kapag pinagtatanggulan nila yung mahal nila na ang kasalanan ay yung mahal nila pero inaako nila. Alam mo yun, Dom? Parang they, out of love, they protect the ones that they think they love.
when the other person wouldn't do the same to them. Yung tinatawagan nilang toxic love. Pero para sa akin, walang toxic love. Ang pinaka the best advice sa akin ay, kasi, nung na high school po ako, madaming fling-fling. Alam mo yung fling-fling daw? Ayun, fling-fling. Parang one. Parang nanliligaw. Tapos, sige, okay lang. Okay na magpaligaw kasi baka magustuhan ko siya. Tapos, hindi pala siya. Parang hinahayaan mo yung mga tao na manliligaw sa'yo. Tapos, at the same time, nasasaktan ka rin kasi nalalaman mo na naliligaw din sila sa iba. Parang, hinahayaan. Kasi siguro bata pa ako noon. Kaya tanggap lang ako natanggap na ay, wait lang. You were part of this? Naranasan mo to? Oo. Yung fling-fling. Alam mo yung fling-fling? Hindi. Laging hindi natutuloy ako. Kasi feeling ko, eh, kasi sa akin, kinikilala ko. Pero at sa gabi, lagi ako nasasaktan. Yun pala. Lagi, di ba sinasabi ng nanay natin, bawal ka pa mag-popol kapag bata, kapag ganito, ganyan. Kasi di ba, minsan nagmamadali tayo. Baka akala natin, hindi. Wait lang, ma'am. Alam ba ng nanay mo? Alam. Okay. Nagmamadali tayo, tapos feeling natin kapag naligaw, sagutin natin agad to kasi para baka mawala pa. Kasi ganun talaga yung mga teens, ganun talaga yun sa mga teens. Pero ako, nang fling-fling lang. Pero parang ganun pa rin. Tapos na-realize ko, ang pinaka-the best na kapag mag-enter ka ng relationship, dahil may ex din ako, naranasan ko na din sa past ko, my first love na ako. Pero, kapag nandun ka na sa point na stable ka na lahat, yung mga kailangan mo, kaya mo na, doon pwede na. Para sa akin po ah, yun yung advice na ano sa akin. Pero kapag andyan na yung tao na naghihintay sa'yo, nung makita kita, hindi naman, pero kapag andyan na po yung tao na naghihintay sa'yo, huwag mo lang pakawalan. Bilis mo kasi. Pakakawalan mo lang kapag pili mo, susuko na siya. Grabe! Isang tanong pa lang. Para sa akin, best teacher in terms of love, experience. Pero hindi ibig sabihin, pupunta ka sa school, pupunta ka sa trabaho, maghahanap ka ng experience, if you know what I mean, parang get into a relationship just because you want, like, just for fun or just for the experience itself. Ano lang, the best teacher when it comes to love with your family or with another person is, you know, going through it. Kasi I believe, like, every relationship you go in, whether it's a relationship with a friend, a relationship with a lover, with family, you always learn something. And the biggest teacher for me is a negative. Ibig sabihin, fights, arguments, the times where you almost lose that friend or lose that girlfriend, boyfriend, whatever. Because minsan, dun nagde-develop yung strength when you get through those problems. But yun, I think, yeah, the best experience is gotta be experience itself. Like, the best teacher is experience itself in any given situation. Kaya may anmay. Go big, oh. Bagong takaroon! Alright. So, next question. Oops, yung plastic. You also have to experience what God's trying to tell you for really. You know, alam yung mga bagay na parang people can tell you again and again and again. Like your parents will say, huwag mo gawin yan kasi masasaktan ka lang. Pero ayaw mo maniwala. As soon as you experience it, na-realize mo na tama yung mga magulang mo. Tama yung mga tao na nagbigay ng advice sa'yo. But you don't absorb it until you've experienced it. Eh, ganyan tayo. Matigas yung mga ulo natin. Especially when you're a teenager. Gusto niyo talaga successful yung relationship niyo. God first. Put God as the center of your relationship. Oo, tama yun. Makikita niyo. Dapat matutunan yung mahalin yung sarili niyo. Kasi kapag hindi mo matutunan yung mahalin yung sarili mo, hindi ka marunong mahalin. Dapat tama mo ba akong sinasabi ko sa mga. Pero guys, we have so many more questions. So, bilis na lang namin. And we're gonna do a few more. Ano mo?
yung pinaka-hate na ginagawa mo sa akin? Pinaka-hate, i-hard mo muna. Pinaka-hate ko na ginagawa mo? This, maliit na bagay lang naman. Crow, crow. Ang pinaka-hate ko na ginagawa ni Dodong na minsan, yung ML niya sa song. An ally has been slain. Wow, totoo. Hindi naman, minsan lang naman. Wow. Lang yun lang na ba, napagod na akong isip ko. Ano sa tingin ko? Sige na, Dog! How's the weather in Japan? Sobrang init. Kasi parang Pilipinas. Pero mas magandang mainit. Kasi maganda yung view. Pero ang isa sa mga disadvantage na mainit dito ay talaga yung init na kanaigang bitaw. Hindi kasi sa Pilipinas, parang may humidity. Parang ang lakit dito, ang dry yung init. So parang ang bilis mong matan. At sa Pilipinas, sunburn lang. Sige, last question na daw. Piling ko yung pinakamaganda. Which Marvel character is your favorite? Majin Buu. Sino si Majin Buu? Majin Buu? Hindi mo siya kilala? Hindi. Basta. Sino si Majin Buu? Mai Mai? Oh! It is our third year in show business now. Sa'yo, aking sinta, my aking prinsesa.